Ang bilis lang talaga ng panahon. Parang kailan lang ako umuwi, tapos ngayon tapos na yung bakasyon. Kung gaano nga kasaya ng ating pag-uwi, ay ganoon din kasakit ng ating pag-alis. Sa mga oras na ito, wala nang akong pakialam sa mga nakatingin. Kahit ano nga ang pigil ko, kusa talagang pumapatak yung aking mga luha. Pero wala eh, kailangan ko tatagan yung sarili ko. Dumating na nga yung araw para lisanin ko na naman ang ating bansang sinilangan. Flight ko na nga ngayon papuntang Cebu. Habang papalipad na nga itong eroplano, ang bigat na nga sa dibdib. Parang ayaw ko nang umalis, pero kailangan para sa ating kinabukasan. Para nga sa lahat ng OFW, saludo ako sa inyo. Nalagpasan natin ang pagsubok na mawala sa ating pamilya. Pagdating ko ng Cebu, nagstay nga muna ako dito sa aking tito. Wala kasing direct flight from Taiwan to Iloilo. Kaya dumaan na lang muna ako ng Cebu. Kasi yung flight ko kinabukasan galing ng Cebu to Taiwan. Sulit at enjoy naman kahit ilang araw lang yung bakasyon. Ilang taon na naman ulit ako bago makauwi. Nakalagpas na nga rin ako ng immigration at mag-aantay na lang ako ng flight ko. Ang daming ang struggle na nangyari bago ako makapasok ng immigration. Salamat din kay kuya na nag-assist sa akin sa airport. Ganito nga siguro kasi pag matagal ka nang hindi nakapag-eroplano, kinakain na naman ako ng pagiging tanga. Salamat din at mababait yung mga staff sa airport dito sa Cebu. At finally, on board na rin ako. See you ulit, Philippines! Gugustuhin ko mang magstay dito. Wala akong magagawa. Nasa abroad nga siguro talaga yung kapalaran ko. Hindi pa nga kami nakaalis, nagsisimula na naman tong emosyon ko. Ewan ko ba at napakababaw lang talaga ng luha ko. Nakaupo na nga ako ng eroplano at nagsisimula na naman tumulo yung mga luha ko. Pero sabi ko sa sarili ko, pigilan mo, nakakahiya madaming tao. Nagsisimula na nga rin lumipad tong eroplano. Halo-halo na rin yung emosyon ko. Ang dami ring tanong sa utak ko, paano nga ba nakakalipad tong eroplano? Char, joke lang. Habang tinitingnan ko ngayon lupa ng Pilipinas, palayo ng palayo, nagsisimula ko na rin mamiss yung mga mahal ko. Ang ganda at ang liwanag pa nga ng ulap dito sa Pilipinas. At habang papalapit na kami ng Taiwan, kumakapal na rin yung ulap. Ang ganda nga pagmasdan ang mga ulap. Sabi kasi sa weather, maulan daw ngayon sa Taiwan. Ang ganda nga talaga pagmasdan yung kapal ng ulap. Parang dagat na sa sobrang kapal. Nakarating na kami dito sa Taoyuan Airport. Pero hindi pa nga kami pwede maglanding dahil sa lakas ng ulan. Kaya paikot-ikot na lang muna kami dito sa himpapawid. Almost 20 minutes na kami andito. Hilong-hilo at sukang-suka na ako. Pero pinipilit ko pa rin pakalmahin yung sarili ko. Hanggang sa sabi ng piloto. Ladies and gentlemen, first officer speaking again. Now, due to the weather and traffic in the Taoyuan Airport, we may have to hold a present position for another 5 to 10 minutes. Thank you for your patience and understanding. At ayun, kailangan pa doon namin mag-extend ng 10 minutes. Ang lalaki na nga ng pawis ko. Ang sama na talaga ng pakiramdam ko sa mga oras na ito. Sukang-suka na talaga ako. Pero buti, napigilan ko pa yung sarili ko. Lumalala na nga yung sama ng pakiramdam ko. Kaya pinikit ko na lang yung aking mga mata. Tapos pagmulat ko, nasa ibaba na. Ang lakas nga ng ulan dito. Nakalagpas na nga rin ako ng immigration dito sa Taiwan. At sinundo na rin ako ng driver papunta sa aming dorm. Medyo may kalayuan din kasi ng dorm namin dito sa airport. At ayun, masaya na ulit yung first shot. Saglit lang pala yung pagdadrama ko kanina. Pero feeling ko, sinusundan niya ata ako ng ulan. Noong nakaraan kasi, ang lakas din ng ulan sa Pinas. Tapos pagdating ko nga dito, maulan din. 5 PM na nga ako nakarating ng dorm. Medyo sumama din yung pakiramdam ko sa biyahe, kaya magpapahinga na muna ako. Matutulog na muna ako. Oh, wag na kayong sumama. Hanggang dito lang kayo. Bye-bye!